Hi. Yun, nandito tayo sa client natin. Magpapalit tayo ng ano, EBM. Mag-install tayo ng EBM ng 10 kVA. Ito siya. Yung 10 kVA natin. Lalagyan natin siya ng additional na battery para humaba yung kanyang backup time. So ngayon, ang lalagay natin is dalawang EBM. Pero bago yon, kasi since hindi pwede magpatay yung client, ang gagawin natin, ibabypass natin tong unit. Pwede magbypass through unit lang ng walang laptop. Pero this time, since may dala akong laptop yung gagamitin natin. Ito siya, yung program natin. Switch ko lang siya into bypass. Nandito ako sa control. Tapos, switch ko lang siya ng bypass. Then, ayan siya. I-bypass yung unit. Tanggalin ko lang yung sound. Yung alarm ng sound. Ayan. Sinilent ko lang siya. Pero nakita niyo yung indication na yon. Ibig sabihin, naka-bypass yung unit. Ito siya. Naka-bypass yung unit. Ayan siya. So, ito yung input natin. Dumiretsa siya dito, papunta sa load natin. Yun guys, tanggalin ko lang tong lumang EBM niya, kasi papalta natin ng additional na EBM. Balikan tayo. Yan. Yun, tatanggalin natin to. Pero bago yun, tinanggal ko muna guys yung mga fuse, tsaka yung sa kabila, tinanggal ko rin na fuse. Ito siya. Yung cutter natin, nasaan? Yun pala. So, tatanggalin natin tong mga cable tie. Kasi, So, ito siya. Ito yung positive-negative ng battery. Tatanggalin natin tong grounding. Ito yung grounding natin. Ang battery. Tapos, ito yung positive-negative. Yung positive natin is yung kulay white. Yung negative natin, yung kulay black. Tanggalin lang natin. Ang gamit ko, flat na screw na maliit. Yan siya. Luwagan lang natin yung terminal block niya. Tapos, tanggal na. Tulak natin to. Tulak natin. Sige ako na. Tanggalin natin. Tapos lagay natin tong bagong EBM. Ito yung setup natin guys. Ito yung setup natin. Ito yun yung UPS. Yun. Tapos ito yung EBM na bago. Tapos, kuhain ko lang yung isa pang EBM. Ito yung isang EBM natin. So, pagtabihin lang natin sila. Sa spacing natin, lalagyan natin ng unting space para makakahinga yung ano, kahit walang butas dyan, mas maganda yung may space nyo. So, kapit na natin siya. Yung isa muna. Pero na-tester. Tapos, ano yung isang screw? Hala. Yung positive. Ay, yun, okay siya. So, eto, yung screwdriver natin. Buksan pa natin tong isang tatay.
Titingnan natin yung connection niya. Ay, medyo matigas to. Mali pala yung tinanggal kong screw. So ito siya, yung terminal natin, positive, negative, tapos positive. Lalagay lang natin tong negative tsaka positive dito. Yan, dito siya, positive. Luwagan lang natin. Yan siya. Ito yung unang EBM natin. Kita natin. Tapos ito yung grounding. Kabit natin siya sa kabila. Ayan siya. Then saka natin kakabit yung saka natin kakabit yung battery etong para sa isang EBM. Ito yung ating positive tsaka plus negative natin. So, ang gagawin natin, kabit rin natin ito sa negative. Pero bago yun, naka-open lahat ng mga fuse natin para safe tayo. So, ito yung negative natin. Red yung gamit ko kasi ito lang yung available natin na wire. Pero dapat yan, kulay itim. Yan. Pero nilagyan naman natin siya ng marking na negative. Tapos ito yung positive natin na connection. Dito natin siya. Ito yung magdudugtong sa kanya papunta dito sa kabilang EBM. Para maging dalawa yung EBM niya. Ngayon, kabit natin tong takip muna. Yan siya. Tapos, kakabit natin tong grounding naman ng isa. Ito yung magiging grounding natin. Hindi tayo gumamit ng terminal lugs, pero okay lang naman. Lalagyan na lang natin siya ng ganito. So, pipitan lang natin ng mabuti.
So, malambot naman yung wire, kaya okay lang na kamayin natin. Dito na siya sa kabila. Higpitan niyong masyado. Yan siya. Tapos, sa kabila din, ito na yung isang EVM natin. Lagay din natin tong grounding niya. So, time check guys, nasa 10:30. Nang umaga. Kabit natin yung grounding. Higpitan natin siyang mabuti rin. Yan. Tapos, ito yung ating negative. Nilagyan ko siya ng masking tape para palatanda ang negative. Tapos, ito yung positive natin. Ngayon, lalagay na natin siya sa connection natin. Ito yung positive natin. Higpitan natin siya. Yan. Secure natin yung connection. Okay naman. Gawin na lang natin dulo-dulo. Secure natin. Okay. Thank you. Tapos, lalagyan natin guys ng lagyan natin ng ano, para mas secure natin yung mga kable. Lagyan natin ng cable tie. Cable tie natin ito muna. Yung kabilang side. Pag cable tie, ito siya. So, pwede natin siyang ipagsama-sama. Then, kailangan secure yung connection. Tapos, putulin natin. Yung kabila, ganun din. Cable tie din natin. Ayan. So, okay. Yung connection natin. Tapos, itong wiring, cable tie din natin. Napansin nyo, maikli yung ating grounding para magkadikit lang sila yung dalawang unit.
So, okay na guys, nakabit na natin yung mga connection nila. Kabit ko lang tong tornilya. Tanggal na. Ngayon, testingin natin. Okay mo ba? Testingin natin siya. Testerin. Yung connection na itong dalawang unit. So, dito, double check natin guys kung tama yung connection natin. Ohmmeter. Negative. Okay. Sa positive, wala. Okay. Positive. Yan, meron. So, okay, yung connection ng wiring natin. Ngayon naman, i-on natin tong unang PBM natin. And pag on ng unang PBM, taas nyo lang yung mga fuse. Tapos, tester rin natin. Ito siya. Positive. So, meron tayong 252 volts DC. Sa kabila, kailangan meron na siyang connection. Positive. Yan. Okay na. So, ngayon, kakabit na natin itong isa pang EBM. Tanggalin natin ulit to. Yan. Tingnan natin. Ito namang EBM na to. Yung pangalawang EBM. Ayan. Positive, negative. Yan, 252 din. Ngayon, kailangan may sukat rin siya dito, ganun. 252. So, ayun, okay yung EBM natin, connection ng EBM. Kakabit na natin yung fuse ng unit mismo natin, ng UPS. Ito yung fuse natin, dalawa. Tinanggal natin siya nung nakaraan para ano. So, ayun siya yung connection. Tanggalin natin to. Yan. Double check natin. Positive, negative. Okay. Lagyan natin tong fuse. Testerin natin kung okay pa yung fuse natin. Ayan. Tumutunog. Yung isa. Okay. Kabit natin tong fuse, guys. Yan siya. Pasok nyo lang masyado. Tapos, make sure na nakapatay muna yung mga EBM natin, ah. Yan. Tapos, i-on na natin tong unit natin. Yung fuse ng unit. Yan, nakataas. And, tester natin dito kung ilan ang voltage ng 10 kVA natin. Ang voltage niya ay, meron siyang 274 DC kasi nagcha-charge. Tsaka naka-power on yung unit natin. Ngayon, i-on natin siya isa-isa. Titingnan natin yung charging niya. Sa monitor, charging, battery. Battery. Dito makita. Battery niya ay 275 charge ng battery. I-power up natin tong unang EBM. Yan. Ito yung unang EBM natin guys na i-on natin. So, itong mga fuse natin, taas lang natin siya. Power on. Yan. So, tingnan natin yung charging. Nakita nyo, 260, 274, 275. So, tina-charge nyo na agad yung pangalawang EBM natin. Ay, yung unang EBM pala, sorry. Di ba pala nakakabit yung isa? Yan. Tapos, i-on naman natin tong pangalawang EBM.
Ito yung pangalawang EBM natin. I-on na rin natin siya, yung breaker natin. Yung mga fuse natin, on na rin natin. Yan, taas natin yung mga breaker. So, tingnan natin yung charging ulit. So, meron pang 261, 262.